Welcome back to my YouTube channel, mga karabitero. So ngayong araw na to ay pag-aaralan natin ang common food na binibigay pala sa rabbit ay masama pala. So kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto mo talagang matuto sa pag-aalaga ng rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So simulan na natin, mga karabitero. So mga pagkain na masama pala sa rabbit na ipinapakain natin. So ito is para ito sa mga beginners at yung mga iba na may alaga na rin na hindi pa nakakaalam, ay pwede rin sa kanila tong video na to. So first sa top list ng pagkain na dapat iwasan natin sa ating mga alagang rabbit na hindi natin alam na pwede palang makamatay or makasama sa kanila ay ang carrot. So number one, carrot, mga arbitero. Bakit siya masama? So ganito yan. Ang carrot is high in sugar or mataas sa sugar. So ang carrot ay hindi naman siya nakakamatay dahil may lason or kung ganon, kundi sugar. At ano ba ang magkukos nito at bakit pwedeng mamatay ang ating mga alaga rabbit? So high in sugar. So ang unang madadali sa kanila ay ang kanilang ngipin or magkakaroon sila ng tooth decay or masisira yung kanilang ngipin. So kung kano kasama na magkaroon ng overgrowth teeth ang ating mga alagang rabbit, ay mas masama rin na magkaroon sila ng dental problem na pagkasira ng ngipin. So yun, mga karabitero, isa sa problema is dental problems. And pagkatapos ng dental problem is pangalawa, pag nasa tiyan na ng rabbit natin to at mataas ang sugar, is doon maganda mag-multiply ang mga bacteria, also magkakaroon sila ng gas, or minsan ay pwede silang magkaroon ng sakit, pwedeng GI stasis or iba pang sakit na sa tiyan dahil sa pagdami bigla ng bacteria. So, 'di ba, kinakain nila is mga damo. So low in sugar ang damo, kaya okay sa kanila kumain ng ganun at hindi sila nagkakaroon ng problema sa bacterial problem sa tiyan. So, hindi magkaroon sila ng upset stomach or ang kanilang stomach ay masisira or sasakitan sila ng tiyan. Na pwedeng ang stress sa sakit ay pwedeng mag-cause ng pagkamatay nila. Ang susunod is diabetes. So sa taas ng sugar ay ang mga rabbit ay pwede rin magkaroon ng diabetes. So pwede naman ibigay ang carrot sa ating mga alagang rabbit, pero in a minimal amount lang, or so konti lang, mga siguro isang slice ganun is pwede na sa ating mga alagang rabbit. Yung mga ganito lang siguro kaliit na slice, yung mga ganyan, or kasing laki lang ng daliri ko na ganyan na slice. So yan lang mga pwedeng ipakain sa ating mga alagang rabbit. So ayan, susunod is kangkong. So ito, kangkong is pwede naman ibigay sa rabbit yung kangkong, yung dahon, pero wag yung katawan. So yung kangkong is masyado siyang mataas sa water content. So hindi sila mamamatay sa lason or kung ano man, pero pwede silang magkaroon ng bloat or yung tiyan nila magkakaroon ng gas. Tapos yung gas na yun, kasi ang rabbit hindi sila nakakadighal or hindi nila ilalabas ang gas sa bunganga nila kundi sa puwitan lamang, hindi rin sila nakakasuka once na nakakain sila ng mga masasamang pagkain. So problema yun. Tsaka for your information, ang kangkong is marami siyang parasite kasi galing sa tubig. So kadalasan ang mga parasite is nanggagaling sa tubig. So hindi siya katulad ng tao na naluluto natin bago natin nakakain. So kung sa tao, safe ito kasi naluluto. Hindi katulad sa mga alaga nating rabbit na kinakain nila ito ng fresh. Or kahit tugasan natin ito, kung magbibigay kayo is moderate at huwag niyong dadamihan, at hugasan natin ito bago ipakain. At saka hindi siya erektang ilalagay sa araw pagpatutuyuin, kundi isasabit lang or i-air dry natin. Ganun, mga arbitero. So una, carrots. Pangalawa is yung kangkong. So ano ba ang pangatlo na sa list natin
na common na pinapakain ng ating mga alaga ay mga karabitero na hindi pa masyado marunong sa pag-aalaga ng rabbit at pwede mag-cause ng sakit or pagkamatay ng ating mga alagang rabbit. So, susunod ang cabbage or yung repolyo. So, ito, madami akong nakikita na nagpapakain ng repolyo or kung ano-ano sa kanilang rabbit. So, hindi ko naman pinagbabawalan ng pagpapakain ng repolyo. Ngunit, ito ay per moderate. Kasi wala naman laso nito, puno ng nutrients or kwan. So, moderate, mga konting amount lang. So, isang dahon lang ng repolyo na tinuklap na ganun doon sa bilog. Pwede na yun, mga karabitero. Kasi, ano bang problema sa ano? Kasi ang problema sa cabbage or yung repolyo is mataas sa water content. So, yung taas ng water na content na yun pwedeng mag-cause ng bloat at saka diarrhea sa ating mga alagang rabbit. So, malakas na nga silang uminom, na sobrang lakas na nila uminom, tapos dadagdagan mo pa yung pagkain nila na mababasa. So, pwedeng mag-cause ng diarrhea yun. Or, saka, hindi lang diarrhea, pwedeng gas or magkaroon ng bloat. So, ito. Next is, pang-apat sa list natin is kanin. Or yung bigas na mismo, yung niluto na kanin, hindi yung dayami. Kasi yung dayami pwede pakain sa kanila yun. So yung dayami or yung sa mga grains or yung katulad ng biga ay ng palay. Kasi pwede mag-cause ito ng bloat, sobrang taas ng carbohydrates nyon. So kung ang carbohydrates ay maburo sa tiyan or ano ba saan, na ferment yun sa English. Yung nakain nilang bigas or kanin is magkakos ng bloat. So problema rin yun, pwede silang mamatay doon. Hindi mga sila mamamatay sa lason, pwede naman silang mamatayan dahil sa gas build up sa kanilang mga tiyan. So malalaman natin yun kapag nakita natin yung mga alaga nating rabbit na nagano siya, yung lumulubo na yung tiyan, pag pinitik mo parang may hangin, so kinakabag, yun ang tawag doon. So ang kabag is nakakamatay sa mga rabbit, hindi katulad sa tao na pwedeng maremedyohan to, dumighal ka lang, ganun. Sa kanila hindi nila nagagawa yun, kaya problema talaga ang pagpapakain natin ng bigas or ng kanin sa ating mga alagang rabbit. So may nakikita kasi ako, ewan ko, bakit nila pinapakain ng kanin yung kanilang alagang rabbit? So, hindi maganda yon. At hindi nila natural diet yon. Although mataas naman sa fiber, ang carbohydrates naman ang problema natin. Kasi mataas na carbohydrates is pwedeng ikamatay ng ating mga alagang rabbit. So, ano ba yung last sa list natin? So, ang panlima is chocolate. Ang chocolate ay napakadelikado sa ating mga alagang rabbit. Bakit? Kasi ang chocolate is naging lason na tinatawag na theobromine. So, ang theobromine, pag nakain nila, hindi nila nasuka at nakuan, is malalason sila. So, ang dugo nila ang madali, magsusuka, hindi sila makakasuka. So, magbibuild up lang yung lason sa tiyan nila hanggang mamatay sila. So, napakadelikado ng chocolate. Sa tao, syempre, di ba, enjoy na enjoy tayo. Ngayon, nakikita natin may alaga tayong rabbit. So, binigyan natin, tapos tawa-tawa pa tayo. Yung mga ganun ba na scenario. Tapos, maya-maya, patay na yung rabbit nila. So, it's very ekis po. Ekis. Sobrang ekis. Ekis po talaga ang pagbibigay ng chocolate. So, ekis po. Talagang ekis. Ekis po yung pagbibigay ng chocolate. So, mga karabitero, extra precaution na lang sa pagbibigay ng ating pagkain sa ating mga alagang rabbit. So, kung sasabihin ko ulit yung mga list na yon, so, recap lang natin. So, yung bawal, yung carrots, yung kangkong, itong tatlong to is pwede pero in moderate. Kangkong, carrots, tsaka yung cabbage o yung repolyo. Tapos, itong dalawang to, yung kanin at saka chocolate is bawal talaga, total na hindi natin dapat ibigay sa ating mga alagang rabbit. So hanggang dito na lang ang ating video. Kung may natutunan kayo or may same problem or may beginner kayong kakilala na nag-aalaga ng rabbit, so you can share this video or like na rin if nagustuhan nyo. And don't forget to subscribe to our channel. Bakit? Kasi once umabot tayo ng 5,000 subscriber, ay mamimigay tayo ng free rabbit. So tandaan mga karabitero, mag-subscribe muna tayo sa channel para mabigyan tayo ng free rabbit. So nagsisimula pa lang ang Rabbit Tree Philippines, so magtulungan tayo bawat isa. Share the knowledge para
naman maingganyo ang ating mga kapwa Pilipino na mag-alaga ng rabbit. So, salamat sa pakikinig mga karabitero.